everyone, for today's video, we're going to talk about how to get married in the Philippines and what are the requirements to marry a foreigner. Keep on watching. Dahil marami sa inyo, karamihan nagme-message sa page namin and then sa Instagram, what are the requirements, how to get married, what are the procedure. Karamihan, yan yung mga tanong. Sasagutin natin ngayon yan. And I have here my laptop. Nilagay ko lahat siya guys dito ng mga procedure na ginawa namin. Sa mga hindi nakakilala sa or sa mga ngayon lang makakapanood ng videos namin, ako po ay Filipina and kasal po ako sa Romanian. Bago pala natin umpisahan tong mga requirements na to, every city hall in the Philippines, every places in the Philippines, I cannot say na normally halos magkakagaya, pero there are some city hall naman na they will ask you more requirements. Depende talaga sa city hall, pero itong mga sasabihin ko is usually ito talaga yung mga kasama, pero depende sa kanila kung may dadagdag pa silang requirements sa inyo. So disclaimer lang guys dun sa mga hindi ko man mababanggit na requirements or mga process, kasi ibibase ko lang tong process na to based sa mga pinagdaanan namin, sa na-experience ko. In the Philippines, have a civil wedding, you need to pass marriage requirements to your local civil registrar. So, let's begin with the requirements. First, at least 2 valid IDs of the couple during personal appearance, and then barangay certificate ng Filipina, kung saan siyang place nakatira, doon siya kukuha, o kung saan siyang barangay. Community tax certificate or yung sedula, madali lang naman yung siyang kunin. And then, birth certificate na galing sa PSA or Philippine Statistic Authority. Certificate of legal capacity to marry from the foreign embassy or consulate. Ito yung mga kukunin ng mga foreign fiancé nyo. And another one is the certificate of attendance and pre-marriage counseling. Makukuha nyo yan guys if umattend kayo ng pre-marriage counseling. And then another one is the marriage license. Ito yung makukuha nyo kapag natapos nyo na lahat yung mga counseling na yan, yung mga requirements nyo and everything, yan ay makukuha nyo. And then one by one picture. Tapos na tayo sa mga requirements. Before we move on to additional civil wedding requirements, I'm going to explain to you guys about these requirements. For the certificate of no marriage, or we call it NOMAR, is kukunin nyo sa PSA or Philippine Statistic Authority. For that NOMAR, guys, you can expect to receive it like 7 to 13 days. Amin kasi guys, amin ni Paul, ni-required din siya nung city hall sa amin, ni-required din siya na kumuha ng NOMAR sa Pilipinas. You know why guys? Because they want to make sure na never pa siyang nagpakasal sa Pilipinas. So, depende talaga sa city hall kung hingin nila yun or hindi. And para dun sa mga fiancé nyo na foreigner, ang i-required sa kanila is Certificate of Legal Capacity to Marry. This should be in English. May mga nagtatanong din sa akin, gaano ba katagal yung legal capacity to contract marriage, gano'n siya katagal kunin. Dali lang, punta ka sa embassy, magpapa-appointment ka syempre. Punta ka doon and then at the same day, makukuha mo din siya. But kailangan yung tandaan na pag pumunta kayo doon, kasi sa amin ni-required na magkasama kami and kailangan ng ID. ID ko din, kailangan ko ng ID. Parang nakadalwang balik kami doon kasi nakalimutan ko, hindi ko naman alam na kailangan ko din palang pumirma doon. Certificate of Attendance and Pre-Marriage Counseling.
You have to go to your local civil registrar to ask the schedule for the pre-marriage counseling. Both of you should attend this. Topics will be about the Philippine family law, family planning, and Filipino culture or customs. After your seminar or counseling, you will be issued a certificate. Yung pre-marriage counseling, umattend kami ng dalawa kasi sa lugar namin, every Wednesday, so umattend kami ng dalawa. Dapat talaga umattend kayo na magkasama, hindi pwedeng ikaw lang, hindi talaga. Kung halimbawa mang hindi kayo magstay ng fiancé nyo ng medyo matagal sa Pilipinas at tingin nyo kukulangin kayo sa oras, mas maganda na habang wala pa siya ay in Filipina, magkumpleto na ng requirements na pwede naman niyang kunin kahit wala yung fiancé niya, foreigner. Kasi yun yung ginawa namin, kasi nag-stay lang yung asawa ko, 3 weeks lang. So, sabi ko, kumpletuhin ko na lang yung mga pwede naman. Kasi yun sa Senomar, kumuha ako ng Senomar niya, pwede naman ako ang kumuha. Yun, nakuha ko naman siya. Pag hiningan siya ng Senomar, pwede yung Pilipino na yung mag-request noon. Kailangan lang niya magdala, guys, ng copy ng ID ng fiancé niya. And then, yung authorization letter. Nilista ko talaga siya kasi baka may makalimutan ako. These are the additional civil wedding requirements. If yung pakakasalan nyo is 18 to 21, kailangan nyo ng parental consent and parents' personal appearance. Sa amin naman, hindi na siya kinailangan dahil kinasal kami, I was 28 years old and my husband was 39 years old. Hindi na namin kinailangan ng parental consent. Additional civil wedding requirements if widowed. Death certificate of the deceased spouse. Only that. Additional civil wedding requirements if annulled. Certificate registration from civil registrar for registration of the annulment papers. And then another one is the certificate of finality of annulment issued by the court. Divorce decree if divorced for foreign applicant. Okay. Let's move on to the steps. First, getting your marriage license. After gathering the required documents, you can go to the civil registrar and pay the fee for your marriage license, and you can get it after 10 days. Why 10 days? It will be that waiting period as your marriage will be publicly posted to check if no one will be against your marriage. After the release of your marriage license, you can marry within 120 days. If you guys have already the marriage license and you can choose the date when you want to get married, pwede na kayong pumili ng date kung kailan nyo gustong ikasal, and then pwede na rin kayong pumili kung sino ang gusto nyo magkasal sa inyo. Okay, let's talk about it. Sino nga ba yung pwedeng mga magkasal? In the Philippines, the following persons may officiate a civil wedding. Yan yung mga solemnizing officers. For us, we have only like, I think, 2 choices. It's either the mayor or a judge. So we chose the judge. Kasi yung mayor dun sa place namin, masyadong busy. Na pala guys, dun sa marriage license, hindi naman siya ganun kamahal. Parang yung binayaran namin is like, kung basta wala pa siyang 1,000, basta mura lang siya. So, yung pagpapakasal sa civil, mura lang siya as long as mura and madali lang siya, mabilis, as long as makumpleto mo yung requirements. Okay, let's go on now to marriage ceremony. First, book the public chambers of a judge or an open court. Second, bring at least 2 witnesses of legal age, the solemnizing officers,
and of course the marrying parties. Third, formal marriage ceremony by the solemnizing officer. 4. The signing of the marriage contract. Doon sa akin parang ano, kasi gusto talaga namin private, yung as in private lang talaga. So, yung kapatid ko na lang yung kunin namin witness. Dalawa pala, witnesses, yung kapatid ko na lang dalawa kasi ayaw namin ng iba. And tumagal din yung kasal namin ng parang siyang wala pang 1 hour. Mabilis lang talaga siya. And then after signing, yun na yung last part natin. After signing, you are now husband and wife. Being married is one of the best feeling in the world. Sharing everything with the love of your life forever. I hope like me, you find your true love. Get married and have a happy, blissful marriage. Guys, hindi naman siya ganun ka-complicated, di ba? So, if you guys are planning to get married in the Philippines, I hope this will be a big help for you. So, yun yung mga requirements. Sana napaliwanag ko na siya lahat at wala na akong nakalimutan. At sana rin na-explain ko ng maayos sa inyo. And kung meron kayong mga katanungan and meron pa kayong hindi pa naging malinaw sa inyo, I'm happy to help you and to answer all your questions. Just message me on my Facebook page. I'll put the link down below. I have also my Instagram, my Facebook page, Joy Paul Vlogs, my Instagram, Filipino Romanian. And kasi gumawa kami ng video na how to apply family reunification visa to Romania. And after that video, a lot of people are asking, so I have decided to do this video, answer all your questions. I hope you guys enjoyed this video, and if you did, please hit the like button and don't forget to subscribe to my channel, and please guys hit the notification bell button so you'll be updated on my next videos. Thank you guys so much for watching, and see you next time.